We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito inyong Regional TV News sa tin namin pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas mula rito sa GMA Cebu Complex. Ako po si Nico Sereno. Ilang lugar sa Bicol Region nakaranas ng pagbaha at landslide dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ilang pamilya inilikas. Kaugnay niyan, makakasama natin live si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica? Nico, bagamat mas maganda na ang lagay ng panahon ngayon dito sa Bicol Region, pinag-iingat pa rin ng mga otoridad ang publiko dahil ayon sa PAGASA Bicol, malaki pa rin ang tsansa ng malakas na mga pag-uulan sa buong rehiyon ngayong araw. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng low pressure area na sinabayan pa ng shear line, naitala ang mga pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Bicol Region. Sa probinsya ng Catanduanes, ilang kalsada ang pansamantalang hindi madaanan sa ilang bayan dahil sa mga naitalang landslide. Wala namang naiulat na nasaktan sa naturang insidente. Dahil pa rin sa mga pag-ulan, nasinabayan pa ng malakas na lindol sa Camarines Norte kahapon. Isang bahagi ng bundok sa bayan ng Labo ang gumuho. Naapektuhan nito ang kalsada na nag-uugnay sa mga barangay ng Malibago at Malaya. Wala namang naiulat na nasaktan o nadamay na motorista. Maliban sa mga landslide, naitala rin ang flash flood at mudslide sa ilang bayan sa Catanduanes. Dahil sa mga naturang insidente, mahigit sa 40 pamilya o mahigit 100 katao ang inilikas para maiwasan ang anumang aksidente sa gitna ng masamang lagay ng panahon. Meron pong in-evacuate na residents to a safer area. Ongoing pa po ngayon yung monitoring as to ilang families. Sa lahat po ng constituents ng Bato Catanduanes, stay safe po and kung anuman mga incidents, pakireport na lang po sa MDRMO. Samantala, ilang kalsada rin ang hindi madaanan sa mga bayan ng Lupi at Garchitorena sa Camarines Sur. Ito'y matapos tumaas din ang level ng tubig at umapaw sa mga spillway na resulta na rin ng malakas na buhos ng ulan. Sa ngayon, Nico, passable na rin ang ilang mga kalsada na naapektuhan nung insidente ng landslide, particular na doon sa probinsya ng Catanduanes matapos iyong ginawang clearing operations ng DPWH at iba pang mga katuwang na ahensya. Pero naka-alerto pa rin sa ngayon ang mga otoridad para sa mga posibleng pagbabago pa sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Nico? Jessica, kumusta ang sektor ng agrikultura? May mga naitalabang danyos? Sa ngayon, Nico, nagpapatuloy pa ang assessment ng Department of Agriculture Bicol pagdating doon sa agricultural damages sa buong rehiyon. Pero sa probinsya ng Catanduanes, base doon sa initial data ng Provincial Agriculture Services Office, nasa 20 mga hayop ang namatay, particular na ang mga kalabaw na ginagamit sa pagsasaka dahil na rin doon sa mga nangyaring o insidente ng pagbaha sa ilang bayan sa probinsya. Nico? Maraming salamat, Jessica Kalinog. Wala na tayong binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, shear line ang nakakapekto ngayon sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas. Ang LPA kahapon na nasa bahagi ng Visayas ay nalusaw na, habang ang isa pang LPA ay lumabas na ng FAR mula sa Palawan area. Dahil pa rin sa amihan, magiging maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat na ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, Kalayaan Islands at sa ilang baybayin ng Quezon Province at Bicol Region. Ngayong umaga, asahan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Uulanin din ang ilang panig ng Northern Luzon at Mindanao. Magpapatuloy yan hanggang mamayang hapon at gabi. Posible rin ang ulan dito sa Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather.
NTC-4A, binalaan ang publiko na huwag ipagkatiwala ang pagpaparehistro ng SIM card kung kani-kanino. Ilang tindahan o retailer na niningil sa pagpaparehistro ng SIM card ayon sa NTC. Ang detalye sa live report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Nico, nabisto nga kasi ng National Telecommunications Commission o NTC na may ilang tindahan yung naniningil sa kanilang mga customer kapag tumulong sila sa pagrerehistro ng SIM card. 10 hanggang 15 SIM card daw ang naibebenta ni Melinda sa pwesto niya sa loob ng isang linggo nung hindi pa ipinatutupad ang SIM registration. Pero bumaba ang benta nang simulang ipatupad ito noong December 27, 2022. May mga nagpapa-assist daw sa kanya para i-register ang SIM na binili pero tinatanggihan niya raw ito. Tapos wala akong internet at saka ayaw kong pakikialaman. Kung si Melinda tumatangging magrehistro ng SIM card ng ibang tao, may na-monitor naman ang National Telecommunications Commission o NTC na mga retailer na tahasang nag-aalok ng SIM registration service. Pero hindi ito inirekomenda ng NTC. Inyong identification, name, birthday, address, tapos yung inyong valid ID. Possible kasi na yung mga taong to makapagparehistro pa ng ibang number using your identification. And in the long run, pag nagamit siya sa krimen, ikaw yung kauna-unahang mananagot. Kaya nagbabala ang ahensya sa publiko na huwag kumagat sa alok na tulong para sa SIM registration, may bayad man o wala. Samantala, sa pinakahuling datos ng NTC, pumalo na sa 20.5 million ang mga registered SIM card sa buong bansa. Tapos na rin daw ang 15-day trial period ng ahensya. Kaya tiniyak na mas mabilis na ang registration at naayos na raw ang mga aberya sa portal ng mga telco. Patuloy pa rin ang abiso ng NTC sa mga subscriber na magrehistro bago ang deadline nito sa April 26, 2023. Nico, mariin yung abiso ng National Telecommunications Commission na doon lamang magrehistro sa mga public telecommunications entities o PTEs para doon nga humingi ng assistance. Matatagpuan to sa mga mall o hindi naman kaya ay sa mga mapagkakatiwala ang kamag-anak o kaibigan. Paul, ano-ano ang mga efforts ng NTC na ginagawa nila para ma-encourage o mahikayat pa yung mga tao na magparehistro na sa kanilang mga SIM cards? Nico, yung tungkol sa bagay na yan, magsasagawa ang NTC ng mga registration sa mga remote areas. Ito yung mga remote areas, ito yung mga malalayong lugar kung saan tutulungan nila yung mga residente na magrehistro ng kani-kanilang SIM card. Lalo nga, at sa April na lamang yung itinatakdang deadline para sa SIM card registration. Nico? Maraming salamat, Paul Hernandez. Isang paaralan sa Oton, Iloilo, pinagnakawan. Ang mga sospek nag-iwan pa ng sulat sa pisara na humihingi ng tawad. Si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatuto. Sa pisara sa isa sa mga classroom ng Oton Central Elementary School, nakasulat ang mga katagang, "Pasensya na, wala kaming bigas. Kami ang magnanakaw." Linggo ng umaga nang mapansin ang nangangasiwa sa paaralan na sira na ang grills ng bintana ng PTA office. Dito hinihinalang dumaan ang isa sa mga sospek. Ayon sa Oton Police, 14 na stand fan, 2 wall fan, 1 aircon at flat screen TV ang natangay ng mga sospek. May nakakita ng munang oras, no? May nakita sila nga daw may nagatabok-tabok ng mga tao, no? May ito ma-determine ang edad sina, no, at isimu pa natin hibaloon, no. Ayon pa sa hepe, hindi malayong pamilyar at matagal nang minamanmanan ng mga sospek ang lugar. Patuloy na inalam ng pulisya ang pagkakakinanla ng mga sospek. Hired kami sang security guard nga through agency. Ang amon nga CCTV, ma-provide man kay ang isa lang man ka CCTV derang function dito lang sa principal's office. Hinihiling din ang paaralan sa barangay ang karagdagang tanod na magbabantay sa lugar. Sa kabila ng nangyari, sinisiguro naman ng school officials ang seguridad ng mga estudyante at guro. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bigla ang pagtaas ng kaso ng diarrhea sa Batanes, iniimbisigahan ng health authorities. Water analysis isasagawa ng mga otoridad. May ulat si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sumipa ang kaso ng diarrhea sa Batanes. 3 individual ang tinamaan noong January 3 na sinundan ng iba pang kaso sa mga sumunod na araw. By January 9,
nagsitik-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 
natin sa ospital. Sa pinakahuling datos ng PHO, 56 ang naitalang pasyente sa Batanes General Hospital. 27 rito ang na-admit, higit 50% ay residente ng Basco. May mga naitalang kaso rin ng diarrhea sa Sabtang Island. Karamihan sa mga tinamaan ay bata. Humingi na ng tulong ang otoridad sa Regional Epidemiology Surveillance Unit na nagsasagawa na ng water analysis sa mga water sources sa kabahayan at water refilling stations. Payo ng health authorities, sakaling nakaranas ng higit sa 3 beses na pagsusuka sa loob ng 24 oras ay magpakonsulta agad sa ospital. Maaari namang bigyan ng antibiotic kapag nagdudumi lamang. Pero kapag napabayaan, ang mangyayari din, magsa-shutdown yung kidneys niya. At kung mangyayari na yun, even if very conscious ka, wala na tayong magawa. Kundi yun, mag-antay na lang tayo sa eventual death. So hindi talaga maganda, natatangihan nila. Panawagan ng health authorities, magpakulo ng inuming tubig habang wala pa ang resulta ng water analysis. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinagiliwan ng mga netizen ay isang aspi na inutusan ng kanyang amo na bumili sa isang sari-sari store sa Davao de Oro. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Man's best friend kung tawagin ang mga alaga nating aso. Pero sa nabunturan, Davao de Oro. Meet April, isang aspin ng couple na sina Queenie Ulimpay at Lance Umastang. Nag-viral online si April matapos in-upload ni Lance ang video kung saan makikita si April bit-bit ang gatas na binili nito sa isang tindahan. Wala gamin nag-expect nga kuan, wala to mag-post kay para naipang memories pang sinudo. Yaga-yaga ra jud. Kus April akong suguon. Nga mo to, tulat dayon ko. Ibalik man gid dayon siya. Pero malingaw yun ko sir kay siyempre kung kuan, ikaduha naman kung kunya nga nag-alaga sa iya hapon ba. Kaligayahan naman ang hatid ni April sa mga kapitbahay. Wala, nalipay lang ko kay permanente man na siya bangoit sa ako niya magpakalot. May pangiro kay kuan ka nang masugo pa, pero ang tao suguon, magbagulbol pa usahay. Ayon kay Queenie at Lance, napamahala sila kay April, kung kaya't parang turing na anak na ang turing nila dito. May mensahe naman sila sa mga nagpaplanong mag-alaga o mag-adopt ng aso. Dapat kung sa baby pa siya, nimo nga giatiman, dapat kung unsa imong pag-care kay baby pa siya, nindot pa siya, dapat pagdako niya, same lang gihapon nga, mas more i-love gyud nimo siya. Mula sa GMA Regional TV, One Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasalukuyang nanunuluyan sa gym ng Barangay Ibo sa Lapu-Lapu City, Cebu ang 156 na pamilyang nasunugan Lunes ng umaga. Sa isang modular tent, 2-3 pamilya ang nagsasama-sama. Nabigyan na din sila ng family packs mula sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development o CSWD. Sinuri na rin ang mga kawanin ng City Health Office ang kalusugan ng mga nasunugan. Ayon sa Medical Officer ng City Health Office, Dr. Antoinette Birao, 11 na ang nabigyan nila ng anti-tetanus matapos masugatan sa kasagsagan ng sunog. Sa special session ng Konseho, idiniklara ang State of Calamity sa Barangay Ibo upang magamit ang pondo na Calamity Fund. Nasa 405,000 pesos ang iniwang danyos ng sunog at patuloy pang inaalam ang pinagmulan nito. Ginawang produkto ng mga residente sa Barangay Kataban, Lawag City, Ilocos Norte, ang mga nakabarang water lily sa ilog. Hinabi nila itong sombrero, basket, bag at iba pa. Ito raw ang kanilang pinagkakakitaan ngayon simula nung tumama ang pandemya. May mga order pa raw mula sa ibang bansa, kaya malaking tulong ito sa kanilang hanap buhay. Kapag wala raw silang gawain sa bukid, ito na raw ang kanilang pastime sa bahay. Hindi naman daw sila nauubusan ng water lily dahil mabilis ang pagdami nito sa ilog. Nang Diyos, marami naman kami nagawa noong pandemic kasi walang magawa. Kaya dito na lang kami binuhos yung
ginagawa namin. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patuloy na tinutukoy ng Bureau of Customs kung sino ang may-ari at consignee ng MV Sunward na may kargang 4,000 metric tons ng white refined sugar mula sa bansang Thailand na naharang sa Batangas Port noong Sabado. Base sa impormasyon mula sa BOC, walang notice of arrival o NOAA ang barko. Isa sa ilalim din sa pagdinig ng Legal Division ng Port of Batangas ang insidente. Samantala, base sa tala ng BOC, noong 2022, nakapagsagawa sila ng 709 seizures kung saan nakumpiska ang mga ipupustit sanang produkto na nagkakahalaga ng 24.28 billion pesos. 1.87 billion dito ay agricultural products, partikular ang sibuyas na galing umano sa China. Kung mapapatunayan na smuggled ang mga produkto, ayon sa BOC, lifetime imprisonment ang parusa ng mga nasa likod ng nasabing insidente. Yung MV Sunward po ay bibigyan po ng pagkakataon na makapag-explain. Subalit, kapag ito po ay, yun nga, may outright, sinatawag natin na outright smuggling, ay immediate po itong dadali natin sa batas, yung Bureau of Customs Action Team Against Smuggling, para po maisampa po at makapag-kalap tayo ng mga ebidensya bago natin itampa yung kaso sa Department of Justice. October 2022 nang magpositibo sa paralytic shellfish poison o red tide ang karagatang sakop ng Milagros Masbate. Matapos ang tatlong buwan, positibo pa rin ito sa naturang red tide toxin. Ito ay base sa pinakahuling inilabas na shellfish bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ayon sa BFAR, Bicol, isa sa dahilan nito ang malaking populasyon ng red tide-causing organisms gaya ng planktons na matatagpuan sa naturang dagat. Dahil dito, mahigpit pa rin ipinagbabawal ng ahensya ang pagkolekta, pagbili, pagbenta at pagkain ng mga shellfish at alamang mula sa dagat. Isang 6 na taong gulang na batang babae ang unang naitalang namatay sa dengue sa Davao City ngayong taon. Kaya't mas pinaigting pa ng Davao City Health Office ang kampanya nito kontra sa nasabing sakit. Naritong report ni Argil Relator ng GMA Regional TV, One Mindanao. Ngayong maulan ang panahon, inaasahang may mga tubig ulan na maiibak sa paligid na posibleng maging breeding site ng lamok na maaaring magdala ng sakit na dengue. Sa datos ng Tropical Diseases Prevention and Control Unit ng Davao City Health Office, nasa 30 na ang naitalang kaso ng dengue sa lungsod sa unang 2 linggo pa lang ng taon. Isang 6 na taong gulang na batang babae din ang naitalang namatay dahil sa dengue. Ang ato ang cases kontrolado pa, bumanta na kanang abot o gatos, mga napata sa 30 na, pero di na tabaabtun to. Kung kaya't nananawagan ang CHO sa publiko na regular na gawin ang upland kulob at itapon ang naipong tubig sa mga container na maaaring itlugan ng mga lamok. Kung mag-iipon man ng tubig, kinakailangang takpan ito. Agad ding magpakonsulta kung may nararamdamang sintomas ng dengue. Mula sa GMA Regional TV, One Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang aso sa Minalaba, Camarines Sur, naputol ang isang paa matapos tagain ng hindi pa nakikilalang suspect. Animal Welfare Advocate, kinundina ang insidente si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa detalye. Duguan at putol ng isang paa nang maabutan ni Jonathan Brito ang kanyang alagang aso sa barangay Hobo, Minalaba, Camarines Sur. Ayon kay Jonathan, itinali niya ang kanyang aso sa labas ng kanilang bahay bago umalis para sumailalim sa kanyang kidney treatment. Ngunit pag uwi niya, ang dugo ang aso na ang nadatnan niya sa bahay. Sila po ay may buhay din. Hindi lang sila makapagsilta, pero ang nararamdaman ng may-ari niyan, kapag kaginawa natin yan sa kanila, ay sasama din yung loob. What if kung kayong may-ari, tapos ganun yung ginawa ng iba? Kinundi na naman ang Animal Welfare Advocate ang naturang insidente.
Nanindigan ito na dapat bigyan din ng atensyon ng gobyerno ang pagbibigay parusa sa mga taong sangkot sa animal cruelty. Kung ayaw nila sa aso, huwag na lang po nilang saktan. Paalisin na lang po nila, pero huwag nilang saktan. Kasi po, wala po yung ibang mapupuntahan. Wala po, kumbaga dapat tayo po yung may mas isip. Sa ngayon, nasa mabuti ng kondisyon ang aso habang sumasailalim sa medikasyon sa isang veterinary clinic sa Naga City. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinamalas ng isang 18-year-old student artist na si Vince Joaquino ang kanyang galing sa sining para may pakita ang debosyon sa Batang Jesus. Iginuhit niya ang Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City habang dumadalo sa Misa Nobenario para sa kapiestahan ng Senyor Santo Niño. Patok sa netizens ang kanyang obra na umani ng libo-libong reaksyon at shares sa social media. Labis naman itong ikinatuwa ni Vince. I am one of the members sa Creative Arts Ministry sa Basilica. And maoto sa second day ni Drojo ko because for me, art is used as a way to propagate my faith to the Lord itself. So maoto naka-drawing ko o on-the-spot painting. Makulay na selebrasyon ng kapestahan na makatutubo sa Nueva Era Ilocos Norte Tunghayan Dance Parade tampok sa kapestahan. Naritong report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa ngalan ng kultura at makasaysayang tradisyon, muling nagsama-sama ang mga katutubong tinggihan ng Nueva Era Ilocos Norte para sa selebrasyon ng 16th Tadek Festival. Ang bayan ng Nueva Era ay isa sa mga bayan ng Ilocos Norte na may indigenous people o mga katutubo. Sa 11 barangay ng bayan, ipinamalas ng mga tinggihan ang kanilang katutubong sayaw na kung tawagin ay Tadek. Madalas itong sinasayaw sa mga iba't ibang tradisyon gaya ng panliligaw, kasalan at iba pang ritual. Suot ang pininitan para sa babae at puruntong naman sa lalaki. Sabay-sabay na isinagawa ang dance parade. Mula sa mga opisyal ng bayan hanggang sa mga community folk, lahat ay nagbigay ng pugay sa selebrasyon ng makulay na kultura at tradisyon ng tribong Tinggihan. Para po sa akin is napakaganda po ito as an opportunity para sa mga Tinggihan people or indigenous people ng ating municipality upang may showcase nila ang kanilang mga sariling tradisyon. Ang Tadek Festival ng Nueva Era ay patunay lamang sa mayaman na kultura, tradisyon at paniniwala ng mga Tinggihan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. NCAA Beach Volleyball Tournament nagsimula na. Narito report. In behalf of the NCAA Policy Board and the Management Committee, I hereby declare the 98th NCAA Season Beach Volleyball Tournament open. Matapos mabakante ng tatlong season dahil sa COVID pandemic, balik sand court ang beach volleyball sa season 98 ng NCAA sa Subic Bay Freeport Zone. We are becoming the beach volleyball center of the Philippines. And of course, we wish to extend our gratitude for always looking at Subic. 10 kupunan din ang maglalaro sa men's division. Because halos ang isang school naglalaro ng 3 beses sa isang araw. Because of the close coordination between GMA and NCAA, we're able to mount again the beach volleyball. What a good way to start 2023 and as a continuation of our season 98. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sireno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinabibiliban ang likhang kubo ng karpinterong si Michael Palisok ng Barangay Kawayan, Kiling, San Carlos City, Pangasinan. Hindi kasi ito basta-basta kubo, kundi tri-kubo o tricycle na kubo. Ang kanyang tricycle ginawan ng sidecar na may disenyong kubo. 2015 ang umpisahan ni Mang Michael ang paggawa ng tri-kubo. Patuloy raw niya itong inaayos kapag may bakanting oras. Sa mahigit 8 taon ni minsan, hindi raw napalitan o nasira ang makawayan at tabla sa kanyang tri-kubo. Para tumibay palalo, gumamit din ng tornilyo para maikabit ang mga bahagi ng tri-kubo. Kilala ang Bangi Ilocos Norte sa mga windmill na dinarayo ng mga turista.
pero may bagong pasyalan sa bayan. Ito ay isang ektaryang lupain na pagmamayari ng mag-asawang OFW na sina Jed at Kriza Raquel na nagtratrabaho sa bansang Norway. Camper van kung tawagin ang special feature ng campsite. Mahilig mangolekta ng classic cars si Jed. Ang ilan niyang koleksyon, ginawang tulugan ng mga camper. Kumpleto sa gamit ang camper van. Air-conditioned dito. Malipan sa camper van, mabibighani rin sa ganda ng campsite na napapalibutan ito ng windmill at tanaw ang malawak na karagatan. Langhap ang masarap na simoy ng hangin kaya very relaxing ang tanawin. Pagsapit ng gabi, maaari ring mag-bonfire ang mga turista. Isang estudyante sa Cebu Technological University may diskarte para makapagpatuloy sa pag-aaral at mabayaran ang kanyang tuition fee. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Cecil Kibod Castro ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Ang tingin pa lang sa fire dance, magkahalong kaba at pagkamanghana ang mararamdaman ng mga manunood. Ang fire dance performer sa video ay si Ardel Del Coro, estudyante ng BS Tourism sa Cebu Technological University sa San Francisco sa Camotes Island, Cebu. Natutunan niya ang kanyang mga fiercely dance moves mula sa mga profesional at eksperto sa fire dance. Maliban sa pagiging fire dance performer, isa rin siyang makeup artist, choreographer at dancer. Dahil sa kahirapan, ginamit niya ang kanyang talento at diskarte para matustusan ang kanyang pag-aaral. Ang mensahe niya sa lahat, discover your talent, and once imo na ma-discover ang imong talent, love your talent and i-practice na siya pag maayo. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Cecil Kibod Castro, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.